information war, Russia's defense ministry has announced it's carrying out tactical nuclear weapons drills as part of military exercises. Russia's President Vladimir Putin announced that the country will carry out drills to test the readiness of personnel and equipment of non-strategic nuclear weapons. Russia says that it has begun tactical nuclear weapons drills close to Ukraine. In recent months, Russia has been stepping up its offensive in the Kharkiv region while concentrating troops near Sumy. They're in response to what Moscow called provocative statements from the West, and seem to be a warning to top Western officials against deepening military involvement in Ukraine. The exercises are taking place in Russia's southern military district, which, according to the Kremlin, includes parts of Ukraine under occupation. Sa gitna ng lumalalim na tensyon, isang kagiyat at kritikal na kaganapan ang pumubuo sa Russia. Pinangungunahan ito ni Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia, ang paglulunsad ng isang serye na hindi pangkaraniwang pagsasari militar na kinabibilangan ng paggamit ng mga taktikal na sandatang nuklear. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi tulad ng nakasanayan. Ito ay isang demonstrasyon ng pwersa na may malawak na politikal na militar na kahinatnan. Ang mga maniobra ay ginaganap sa Southern Military District, isang estratehikong lugar na direktang nakaharap sa hangganan ng Ukraine. Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Naganap ang unang yugto ng pagsasanay. Kamakailan lamang, ito ang tinatawag na paghahanda. Dito nasaksihan ang maingat at metodikong proseso ng pagkarga ng mga Peking warheads sa mga sasakyang panglunsad, ang mabigat na pagtungo sa lugar ng paglulunsad at ang kritikal na pagkarga ng mga missile sa mga eroplanong pandigma, isang tanawin na nagpapakita ng kahandaan at kapangyarihan ng militar ng Russia. Ngunit ano nga ba ang taktikal na nuklear na ito at bakit biglang itinutulak ng Russia ang mga ganitong pagsasanay sa kasalukuyan? Dalawang uri ng sandatang nuklear ang umiiral, taktikal at estratehiko. Ang mga estratehikong armas ay isang malalakas na bomba na kaya magwasak ng buong mga syudad. Sa kabilang banda, ang mga taktikal na armas, bagaman mas limitado ang saklaw, ay sapat pa rin makapangyarihan ito upang magdulot ng malaking pinsala. Karamihan sa mga ito ay nilikha noong panahon ng Cold War at sinasabing mayroong halos 2,000 ang Russia. Sa pagsasanay na ito, malinaw ang mensahe ng Russia. Handa itong ipagtanggol ang teritorial na integridad at soberanya nito laban sa anumang banda. Ito ang tugon ng Moscow sa mga mapanghamong pahayag mula sa mga opisyal ng kanluran. Isang estratehiyang militar na naghahangad na magpadala ng isang malakas na signal sa buong mundo na ipinapakita ang kanilang kakayang militar at hindi matitinag na posisyon ni Putin sa mga usaping nuklear. Ang mundo ay nakatutok, ang tensyon ay tumataas, at ang mga susunod na hakbang ay maaring magbago ng balanse ng kapangyarihan. Ano ang magiging tugon ng kanluran? Hanggang saan aabot ang larong ito ng taktikal ng pagpapakitang gilas? Ang sagot ay, hihintay natin ito sa mga susunod na kabanata. Mateo 24 verse 6, maririnig ninyo ang mga balita tungkol sa mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan, ngunit huwag kayong mabahala. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Mga kaibigan, ang pagdating ng kawakasan ay malapit na. Nakikita natin ang mga bagay na nagbibigay lalo ng kaguluhan sa ating mundo. Nawa ay nakapagdesisyon na tayong sumunod lagi sa ating Panginoong Diyos. Dahil anumang oras na wala tayo sa piling na ating Panginoong Diyos ay tayo ay nasa matinding kapahamakan. Ibigay natin ngayon ang ating buhay lamang sa ating Panginoong Diyos. Tayong manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin. Amin pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo ngayon. Bigyan kami, Panginoon, ng kaunawaan na mga nangyayari ngayon sa aming pong paligid upang sa ganun ay makita po namin kung kaano po kaimportante na kami ay magpapasakop sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, at salamat sa inyo pong pagmamahal. Tanggapin niyo po kami bilang inyong mga anak. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sapagkat ito ang isang mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.